So sabi dito, ituro nyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan sa oras sa paggawa at pamamahinga. Okay? So, sa verse 7, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. So, hindi tayo nagkamali. Talagang verse 7. And then, on verse 6, ano yung bagay na yun na dapat ituro nyo lagi? Sa bahay, sa loob, sa labas. Ang sabi ng verse 6, dinggin ninyo ang verse 4 to 6 pala ito. Dinggin ninyo mga Israelita 4, 5, 6. Si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong mga isip. Kapatid, hindi mo pwedeng ibaba. No more, no less. Hindi mo kayang lagpasan ang pag-ibig ng Diyos, but I tell you, huwag mo namang ibababa ang pag-ibig mo sa Diyos. Hello? Last week, ano ang pinaka-ultimate goal natin? Si Lord. No, sabi nga ni Paul, hindi sa marami na siya nagawa. Hindi sa marami na siyang na-achieve. Pero puspusan niya, pinupuspusan siya. No, nagmamadali siya na marating yung finish line. At the end of the finish line, kung sino yung pinaka-special doon, that is Jesus Christ. No? Kaya ulitin ko, kung kayo ay tunay na mga anak ng Diyos, huwag na kayong bumati ng Happy Valentine's. Tama ba? This Valentine's love caused pain. Itong Valentine's ito caused so much trouble. Hello? Bakit ko po sinasabi ito mga kapatid? I'm not against Valentine's Day. Pero ano nakikita nyo sa mga Valentine's love? Iwanan, ngayon love, tomorrow hindi. So, kaya nga sabi nga natin, let's go to the best. Doon tayo sa pinaka mainam. Kaya nga sabi nga, ituro nyo to sa mga anak nyo, ituro nyo to. How much do you love God? That is our topic for today. Gaano mo kamahal ang ating Diyos at what it takes to love God? Ano bang kailangan para mahalin natin ang Panginoon? Okay, so number one mga kapatid, ang sabi dito, what it takes to love the Lord. Number one, honesty. Say it, honesty. Okay, katotohanan. Sabi mo, katotohanan. Okay, so tingnan mo yung katabi mo. Nagsasabi ba yan ang totoo? God knows. Alam ni Lord. Honesty. One more time, go. Honesty. If you love the Lord, be honest. Ha? Huh? Hindi mo mabubola ang Panginoon, hindi mo mabibilog ang isip, ang utak ng Diyos. John 21 verse 15, si Peter of all time, lagi na lang, I love that story. The day God personally speak to Peter. Naniniwala ako ngayon, gusto kayong kausapin ni Lord. Pay attention, tabi nyo na muna yung mga cellphone nyo, tabi na muna nyo yung mga gadgets nyo, and let the love letter of God be open to you. John 21 verse 15, the love of God. Hello, sabihin nyo nga po, agape. Agape. Ha? At sabi dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Alam niyo po, sabi nga, do you agape me? Yung pag-ibig, ako ba'y iniibig mo, agape me? Do you agape me? Ang pinag-uusapan dito, the Lord did not give a second. Anong second? Hindi siya nagbigay ng number two, number three. John 3:16 talks about the best. For God so loved the world. And that time, that same level of love, no, sinabi niya kay Peter, no, do you love me more than this? Kapatid, gumising ka. Ang nagmamahal sa iyo ay ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang nagmamahal sa iyo ay ang Diyos.
Hello? Huwag na kayong maligaw. Ang nagmamahal sa inyo ang may likha ng langit at lupa. The reason why this world is so beautiful, life is beautiful, pero what destroys this beautiful creation of God? Simple lang, sin. Kasalanan na sumira dyan. Maganda ang pagkalikha ng Diyos. Maganda sana ang buhay. But because of sin, it destroys our life. So number one, sabi ni Lord kay Peter, do you love me? As ako, mahal kita bilang Diyos. Mahal ako bilang iyong creator. But do you love me? So sabi niya dito, itong gusto ko sagot niya eh. Opo, Panginoon, you know it. You know it. Nalalaman niyo po, iniibig ko kayo. A love longer than our existence. Kailan nagsimula ang pag-ibig ng Diyos? The day He created everything. Why? When God created light, let there be light. When God created the heaven, when God created the yung tinatawag natin sangkalupaan, nang nilikha niya ang tao, kapatid, nang nilikha niya ang lahat ng bagay na maganda, ang nasa isip niya ay tayo. Doon nag-start ang love ng Lord sa inyo. Not the day you accepted Him, not the day you were sent here. Amen. Naintindihan niyo po ba yon? Dahil kung hindi maganda ang mundo, walang love. But because God created this world beautiful, because He think of people, He think of you and me. Kaya nga sabi nga, a love longer than our existence. Hanggang sinilang tayo at hanggang mawala na tayo sa mundong ito, still, the love of God is always with us. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Beyond life. Yung pag-ibig na yan, walang deadline. Walang expiration date. Next. Hallelujah. John 21:16. Muli, tinanong na naman ni Lord. Sabi niya dito, iniibig mo ba ako, Simon, anak ni Juan? So sagot dito ni Pedro, opo, Panginoon, nalalaman yung iniibig ko kayo. Kita niyo yung way ng pagsasalita ni Pedro. Bakit niya lagi sinasabi, you know, Lord. You know, God. Mamaya may kwento yan eh. Next. Number three, the third time. Sabi nga natin dito, a love who really genuinely care. Bago ka pa nag-react sa pag-ibig ni Lord, habang nagsasamba tayo kanina, nabibless tayo yung spirit natin na uplift. Because we can feel the presence of the Lord, but I tell you, kapatid, it is more than that. Huwag lang yung kilabot ang hanapin mo. Huwag mo lang damihin yung pagtayo ng balahibo mo sa presensya ng Diyos. Kapatid, that is only the outer. Panlabas lang yan. Ibig sabihin, enjoy. Ika nga sa tubig, sa swimming pool, pag malapit ka na sa swimming pool, malamig. But I tell you, pag nandun ka na, just enjoy it. Okay? Kaya sabi nga natin, why? Because God really care. Next, third time. Ito na, pangatlo. Pangatlong ulit na tinanong si Jesus, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo sa tinanong. Tiniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay na nalalaman yung iniibig ko kayo. Ito sasabihin ko sa inyo. Do not just read. Ilagay nyo nga sarili nyo kay Paul. Ay, sorry. Kay Pedro. Nee, tire-check ko lang kung nakikinig kayo. Okay? So, hindi alam nyo kung bakit. Kahit the day na nag-resurrect si Lord, atubili si Peter. Bakit atubili? Kasi hindi niya maisip na tatanggapin pa siya ni Lord. Because he did the worst sin, denial. Kuha nyo? Tandaan nyo, even though we are faithful, God is faithful, but when we deny Him, He will also deny us. So, yun ang dahilan kaya sinabi ni Paul, yun ang kanyang lesson na natutunan. Nang dumating si Lord, nung umagang yon, nung nangingisda siya, nakahubad siya as a fisherman. Kaya lang, nung malaman niya si Lord nandyan,
Nagdamit siya. Pero hindi siya lumalapit. Because he did something, a big mistake. Mamaya, alamin niyo po. At sabi dito, nalalaman po ninyo, Lord, this is a kind of answer that is emotional, Lord. I failed once, but today, no. Itong gusto sabi ni Paul, Lord, yes, maybe I'm wrong before, but now, I say it honestly, iniibig kita. On this third question, the Lord said, do you phileo me? Sasagot niya, I phileo you. Agape is the first and the second. But the third, sabi nga natin kapatid, it is something personal. BFF mo ko ever since. Best friend mo ko. Kahit nung iniwan mo ko, I'm still your best friend. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. What is number one? Honesty. A love who is trustworthy. Even though pinagtaksilan mo, sabi nga ni sa Florante at Laura, mag-ingat ka sa mga taong pagharap sa iyo nakangiti. Pero pagtalikod mo, parang aasya natutoklaw. Gets nyo? Yun din ang tinuro sa akin ni Lord. Ang daming tao, pag nakukuha nila yung ating ano, yung ating attention, na parang sobra tiwala natin na yung pala, and the end is come. But no, praise God. A love who is trustworthy, this kind of love is trustworthy. Hindi ka iiwan. Number two, what is number one? Number two, we called it humility. Humility. Ano ibig sabihin na? Sabi ng Mark chapter 14, verse 28, eto na. Eto na. Parang inuna ko yung ending bago yung simula. Mark 14, 28, ngunit pagkatapos ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilee. Sabi ni Jesus Christ. Next verse, sumagot si Pedro. Eto nung hindi pa siya nagkakasala. Ganito si Peter. Ganito ka rin. Kahit na po iwang kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Grabe, no? Sinong katulad niyan? Sabi yan ni Pedro. Grabe. Mark 14:30, tandaan mo, sagot naman ni Lord. Sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawa ang matnok, ay makaitlo mo akong itatatwa. On the day he said, I love you. Yun ang diya, ito sinabi ni Lord, itatatwa mo ako 3 times. Yes? 3 times. Pastor, ano bang pangalawa? Humility. Alam nyo, kapatid, si Peter lang ba nagsabi niyan? No. Verse 31. Subalit matigas sa sinabi ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Lord Jesus! Ha? Tama ba? Hello? Siya lang managsabi. Ang sabi dito, gayon din ang sabi ng ibang alagad. Grabe, no? Alam ni Lord eh. On that day, yung sinasabi na ni Pedro ay mababaliktad. Amen? So, sabi nga ng John 13:36 in the other version, sa ibang part ng scripture, 13:36, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko, hindi ka makasusunod. Grabe, no? Ngayon, ngunit, susunod ka pagkatapos. Hallelujah. And then, sabi ni Peter, bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Amen. Grabe, no? Buhay ko man iaalay ko, parang kanta ata ito eh. Praise God.
Pero sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin, tandaan mo, bago tumailaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Hallelujah. Sometimes we speak only by word and then our action is in contrast. Kabaliktaran. Tama ba? Kaya, alam nyo, kaya sirang-sira na yung I love you. Sa social media, sirang-sira na yung I love you. Ngayon, close. Ngayon, kinasal. Bukas, iwalay. Wala lang naniniwala sa love. But that is not the love of Jesus. That is the love of this world. Next, sabi nga ng Ecclesiastes chapter 5, verse 4, when you make a vow, pangako, promise kay Lord, do not delay to fulfill it. Kung kayo nagsabi, Lord, maglilingkod na ako. Lord, maglilingkod na ako. Lord, maglilingkod na ako. Ilang beses mo sinabi yan, alam lahat ni Lord ang lahat ng bagay na yan. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 5, verse 4, at sabi dito ng verse, sa ibang version, when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Hindi siya natutuwa sa mga pangako na hindi tinutupad. Makakalimutin tayo, but God always remember this. Kaya nga sabi nga natin, talagang siya lang talaga makapagmahal sa atin. And then, ang sabi dito, do not be rash with your mouth. And let not your heart utter anything hastily. No? Before God. Mag-ingat kayo ng kasasalita nyo sa Lord. Pangako nyo kay Lord. Pangako nyo. Sapagkat yung date and time of that, alam yan ng Diyos. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. No, sa hirap naman ba yung bang, ang hirap naman yung magsasabi ka, Lord, I love you. Lord, mahal na mahal kita. And yet, pagdating ng oras, yung ginagawa mo, every Sunday mo lang ginagawa yung pag-ibig kay Lord. Hello? Hallelujah. So, ano yung number one? Honesty. Number two? Humility. Minsan, gusto pa, hindi ko alam kung gusto niyong pagmalaki, ipagyabang. But I tell you, wala ka pwede ipagyabang. Be humble to the Lord. Because number one, He knows the truth. And number two, He knows you. Yan ang natutunan ni Peter. Kaya sabi niya, Lord, you know everything. Yun na yun. Then, sabi dito, pagkakain nila, sabi nga dito sa serving others. The sumunod, yung tinatawag nating serving others. Serving others. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sabi ni Peter, Opo, Panginoon, nalalaman yung iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, ano sinabi ni Lord? Do you love me? Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Amen. Kaya praise God for that. Do you love me? Serve. Do you love me? Serve. Next, verse 16. Muli isang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sure na to, Lord, sure na. Ipangalagaan mo ang aking mga tupa. And then the third time, parang nagdamdam siya eh. Lalo siya nag-emotional eh. Para ba sila sabi, Lord, kinukondem mo ba ako? Dahil twice kitang tinatua. Pero sabi ni Lord, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman yung iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Look at this. Nung una niya sinabi, sinagot din siya ni Lord. But right now, do not be distracted. From the first question, yung sagot ni Peter, second and third, lahat yun, true. Kaya hindi na kinontra ni Lord eh. Oh, tama na yan, Peter. That's right. Yes, alam ko na mahal mo ako. Amen? Amen po ba? Palakpan natin ang Panginoon. And then, susunod, submission. Ano yung number one? Ano yung number two? Number three?
And then, susunod, submission. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Kapatid, mahal niyo ba ang Panginoon? Pakitanong niyo ngayon nasa tabi niyo, mahal mo ba si Lord? Serious. Tiga, look at my eye. Tingnan niyo yung mata ng katabi niyo. Do you love Jesus? Okay. Submission. Ang sabi ng 21 verse 18, tandaan mo ito. Noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Sabi nito ni Lord kay Peter. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi ito sa verse 19, sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Alam niyo na natutunan ni Peter sa first time, lahat na sinabi ni Lord, detailed words, sequence of event, lahat ng yun nangyari. Bago tumilao ka manok, itatatawa mo 3 times. And then ngayon, the second time around, sinabi ni Lord, look at this, sinabi ni Lord, ito ang mangyayari sa iyo, Peter. Matras ba? Di na umatras. Napaka-true, napaka-totoo ng Panginoon. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Kaya nga sabi dito, ganito ka mamamatay. Para si pastor, ganyan ka mamamatay. Sunod ka pa? Hello? Aba, maganda to, parang ano to tawag dito. Parang unang ano ibig sabihin nun? Sure to, mangyayari ito. Nung una, hindi siya sigurado eh. Sabi ni Lord, itatakwa ko siya. Hindi ako maniniwala. Pero nangyari yon. Alam niya na nangyari. Now he learned. Now the second time, the Lord is speaking honestly again. Honestly again. And then sasabihin niya, Peter, Lester, Marlon, Nathaniel, ganito ang pag-ibig na gusto mo. Amen? Amen? Hello? God is good? Kaya nga sa pagwawakas, hallelujah, John 21 verse 17, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. There is more in heaven. Akala mo tapos na ang istorya pag wala ka na sa mundo. No, there is more in heaven. There is more of God. Akala mo, kilala mo na si Lord by reading the 66 books of the Bible. I tell you, your life is not enough to understand from Genesis to Revelation. In every chapter, there is God. In every book, there is God. And I tell you, your life is not enough. Kung 70 years ka na nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible, kulang yan. And then pagdating mo pa sa langit, ay merong walang hanggan pa. Ibig sabihin, in heaven, there is more of God, and then there is more of His love. Ha? Dito, maalala mo ang pagpapatawad ng Lord. Pagdating mo sa langit, ano kaya ang maalala mo? Hindi mo na maalala itong mundong ito. Hindi ka na malulungkot sa langit. But I tell you, with God, He will show us the real Him. Excited na ako. Kung ako pipiliin, gusto ko nang mamatay para makasama ko na si Lord because I know there is more there. I know in heaven is better than here on earth. Amen.
Hallelujah. Kaya sabi dito, Luke chapter 5, verse 11, the first calling, nang maitabinan nila ang kanilang mga bangka, this is the event na kung saan tinawag sila ni Lord. Ang sabi doon, iniwan nila ang lahat at sila'y sumunod kay Jesus. And then, pagdating, sabi nga natin, pagdating ng sumunod, no? Tandaan nyo sana mga kapatid, living with Jesus is not only once a week. Living with the love of Jesus is not only once a day. Make it 24 hours a day. Make it 7 days a week. Ang sabi dito, sinabi niya ito upang maipakita kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. First, they gave up everything. Now, going to the sacrificial death, martyrdom, sabi ni Lord, sumunod ka sa akin. Sabi nga niya, di ba, if you remember kanina, sa ngayon, hindi ka makakasama, pero susunod ka. We know what happened to Peter. He was also crucified. No? Sabi nila, para hindi pumantay sa glory ni Lord, pati warek, inverted, paa sa taas. But still, every word of God is true. Kaya sabi ni Paul, ay ni Peter, Lord, you know everything. Now I know God knows. Alam ni Lord nasa puso mo ngayon. Amen? Alam ni Lord ang nasa puso mo. Hallelujah. Whew. Kanina, habang tinatapos ko ito, mga kapatid, the biggest question, how much do I love the Lord? Pwede na ba? Sa akin, nasa akin, pwede na ba yung ginagawa ko? Tanong ko naman sa inyo, si Ate Joyce, do you love God? Okay na ba yung ginagawa mo? Yun na ba yun? Amen? Si Gwen, do you love the Lord? Okay na ba yung ginagawa mo? Hindi lang yon, kapatid. It is more than that. I tell you, brothers and sisters, kaya tayo nandito dito sa church, kundi kay Christ. The one we are telling to you from the first day to the present day, iisa lang ang kwento, si Kristo. We have been listening, hearing the Word of God ever since. Ang iba sa atin, may pinagdaanan. Ang iba sa atin, extended life na lang ito. But I tell you, God knows everything. Pero ito sasabihin ko sa inyo, lahat kayo mahal ng Diyos. Walang makapapantay doon. At hindi mo kayang tapatan iyan. Right now, maybe, kaya hindi siguro tayo masaya, umatagumpay, kaya hindi tayo nagiging matatag is because we do not know Him. Tuwan-tuwa ka sa kwento ng pag-ibig ng isang mananampalataya kay Kristo. Kinikilabutan ka sa patotoo ng mga tumanggap kay Kristo. But I tell you, brothers and sisters, there is more, and that is Jesus Christ. Amen? Huwag ka lang pumunta sa church. Pumunta ka kay Kristo Jesus. Kaya sa oras na to, hallelujah! Hallelujah! How much do you love the Lord? How much? Kailan yon? Because Peter already knows, he know everything. Ano sabi ni Lord? Love me with all your heart, mind, and soul. And if you love me, serve me. If you love me, submit.
Amen? Hello? How much? Huh? What it takes to love Jesus Christ? Hindi yan makukuha sa upo. Hindi yan makukuha. Kung ikaw ay nandito every Sunday, I tell you, brothers, wala ka pa sa love. Wala ka pa sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa osa to, hallelujah, let us all stand up. Tayo po'y magsitayo. Magpakatotoo tayo kay Lord. Honesty, di ba? And humility. Hindi ko kayo sasabihan dito, pumunta kayo dito, sabihin nyo, I love you, Lord. Just say it to Him personally.